Ay, kumusta kayo mga kapaniwala, mga kanakus, ano? Ito na iniintay ninyong sagot doon sa tanong ninyo na minamalat po ako, pasensya na. Excuse. Ito po yung iniintay ninyong kasagutan doon sa bakit merong mutya na pinangalanan at saka walang pangalan, hindi pinangalanan. Ayan po, ipapakita natin ang ibang mutya natin, ano? Hindi po ito, marami po tayong mutya, ipapakita ko lang sa inyo, mainit na po, nasa labas po tayo, yan po. Mainit na po, kaya medyo bibilisan ko lamang po, ano. Ito ipapaliwanag ko sa inyo, lalo na yung nakausap ko po kanina tungkol dun sa mutya ng langka. Ano yung pahali-halinan na yan, ha? Paulit-ulit na lamang po yan, lahat naman ng totoong mutya, may pang pahalina, ano po. Umpisan natin, bago po ang lahat pala, shoutout muna sa ating mga hantingero, manggagamot sa buo pong Pilipinas, ano po, kumusta po kayong lahat, at lalong-lalo na po sa aking mga supporters, mga viewers po, mag-invite po tayo sa YouTube account ni Nakus, ano po, para marami pong matuto. Ito po, sa YouTube channel ko po, mag-invite po kayo, para po marami naman po ang matulungan po natin, ano po. Ito, umpisan po natin dito, bibilisan lang natin, pero mukhang magtatagal po tayo rito. Umpisan natin ito guys, mga kapaniwala, mga kanakus. Dito po tayo muna sa hindi pinangalanan. Kung bakit hindi pinangalanan? Dahil po yung mga mutya na hindi pinangalanan, yung mga ganyan. Pero isa po sa koleksyon ko to, ay napakaganda po niya. Tingnan nyo. Dalawang magkapatong na bato, isang blue, parang madilaw-dilaw yung isa, parang cream po siya, no? Yan po ay mutya. Pero hindi po yan pinangalanan. Kaya nga po yan ay tago, may pangalan, may pinangalanan, merong hindi. Doon po sa mga nagtatanong, paulit-ulit po kasi ano po, pero naunawaan naman po natin yon. Ito naman po yung isa pa nating mutya na hindi pinangalanan na parang ulo ng ano, aeroplano, ano po. Yan, napakaganda rin po nito. Masyadong maliwanag dito para pong blurred yung ano natin. Ito naman ang mutya rin na ito pong halos dito nakikita nyo, hindi pinangalanan yan. Ito naman po yung hindi pinangalanan din na crystallize. Crystallize po yan. Ito naman ang magandang mutya rin natin na puti. Pero akala nyo po, simpleng bato. Kapag talaga mutya, sabi ko nga sa inyo, itatago yan sa simpleng bato. Kung titingnan ninyo mga mutya, kung may nakita ba kayong makukulay talaga dyan, wala. Oh, magagaspang po yan. Kaya nga tago, kung hindi lagpasan yung third eye ninyo, wag na po natin ipipilit. Talagang pwedeng totoo yung nakuha ninyo, pwedeng hindi. Sa mga lagpasan naman ng third eye, makukuha po yan. Kasi lagpasan po yan eh. Ngayon, kung magpapanggap yung iba na lagpasan ng third eye, problema na po nila yon. Kung manloloko sila, kawawa talaga mga naloloko. Kung babaligtarin ko po ito, makikita ninyo. Anong napapansin ninyo? Ayan pong bibig niya. Ayan yung ilong niya, ayan ang mata niya. Ayan po. Makikita nyo na kagad yung ano niya, yung bantay niya dyan. Ano po, ayan to. Ayan po, hindi mga pinangalanan, yung mga ganyan. Halimbawa, yan. Yung po mga simple, yung mga ganito. Halimbawa ito, sa iba, akala nila normal na ba to. Mutya po yan. Itinago yung mutya dito ng inang kalikasan. Dito siya sa ano, normal na ba to. Pero crystallize yan. E, madako tayo rito. Ito po yung magandang mutya natin na hindi pinangalanan. Isa po sa collection, pero ipamamagi ko na po yan. Ang mutya po na to, ang kaibahan po namin talaga, may kakayahan kami na palabasin yung mga bantay ng bawat mutya. Pakikusapan po namin. Ito po yung pinikturan ko dati doon sa bentahan. Nakala nila ano po ano. Merong itong isang ina na yakap-yakap yung anak niya. Yun po ang gabay nito. Ibig sabihin magandang tanganin to sa bahay. Iwan lamang po sa bahay. Ibig sabihin babantayan po ang buong pamilya ninyo. Ano po? Yan po. Napakaganda rin niya. Yan mga yan o. Oh, yan po yung mga walang pangalan. Halimbawa yung crystallized na yan. Crystallized na yan. Mga ganyan. Nakala mo simpleng bato. Ito po yung pinasabi nila mga sapatos-sapatos na ano. Iba po yan. May sapatos po ako ng duwende. Meron po akong original na legit na punso, mutya po ng punso natin. So susunod po yan, papakita ko lahat sa vlog po natin yan, no, para maintindihan nyo kung ano talagang legit na mutya ng punso. Ito naman isa sa collection ko, hindi po ito binibenta, napakaganda kong hindi pinangalanan na mutya. Pero po ito ay dalawang gabay to. Para patlikod po, ayan po, napakaganda pag masdan nyo po. Ano? At saka ito po, ito pa. Yan, hindi po pinangalanan ng mga yan. Itong dito, wag ninyong ipilit, hindi pinangalanan yan. Ang mahalaga dyan ay mutya po. Ngayon, kung nagtatanong kayo kung anong bisa niyan, halos pare-pareho lang. Yung pinangalanan at saka hindi yan, kasi mga kapaniwala, mga kanakos, ganito kasi yan. Merong kanya-kanya po kasing misyon ng mga yan. Merong kakayahan yung may pangalan sa hindi pinangalanan na hindi nagagawa nung walang pangalan. Yung mga may pangalan naman, meron silang kakayahan na hindi po rin nagagawa nito. Na walang pangalan, gets niyo po? O dito na tayo.
Eto, papakita ko yung ibang collection ko rito, guys, ano? Pero yung iba ko lang na collection ko nandito, lalong-lalo na yung mutya ko na saging na natonda na bibigla kayo, no? Ito, ang kagandahan talaga ng Metatrons, nakakausap mo yung gabay mo, lalo ng anghel. Sinasabi niya talaga kung anong year ang mga mutyang ginagamit mo. Kaya nga po, meron ng mga collector na pinagbibigyan ko rin at saka alam po nila yung mga matatagal. Halimbawa ito, ngayon ko lang papakita sa inyo to, no? So susunod po, isasama ko to doon sa ano ba to, mutya ng ano, punso. Papakita ko ulit sa inyo to, mga guys, no? Guys, kapaniwala mga kanakos, ano? Ito isang, anong sa tingin nyo, parang alien, sabi nga ng kaibigan ko. Kung pagmamasdan nyo po yan, ganyan ang itsura niya, parang yung sa flooring, yung vinyl, para po siyang yung Nara. Kung mapagmamasdan nyo po yan, sasabihin ko sa inyo kung ano yan, kaya mahal ito. Ito tinawaran na sa akin hanggang 45,000, to hindi binigay kasi gusto ko talaga hanggang 100, masyado ng mura yon. Kasi pang collector po to, kapag nasa kanila na yan, kahit 1 million, hindi na nila bibigayan dahil nga iingatan na nila yan. Yan po ang sinauna nating Age of Dinosaur na mutya ng kabote. Tingnan nyo po, kakaiba. Talagang masayang masaya ka kapag po nakakausap mong gabay mo. Lalo na po kung hangya lang nakakausap ninyo, talagang kidlat po. Sasabi niya talaga sa inyo, regalo niya sa akin ito. Ang sabi niya, yan pa'y panahon ng dinosaur dahil nga sabay sila ng mutya ng punso ko. Makikita mo dun sa mutya ng punso ko na talagang yung cap ng isang duwende, makikita mo yung dinosaur na mahaba yung parang palong. Tapos sa baba niya po, yung bantay niya is fox, na sinaunang fox. Ito naman po yung unang, yung new generation na kabute. Yan po yan. Ito siguro kung magugustuhan nila, hanggang 75 bibigay ko lang siya, pero mura na siya nun. Hanggang 75 lang ako, isang daan po talaga yan. Ito naman yung mutya ng cauliflower po natin, yung nagamit ko dun sa lakas-lakas na bisa. Yan pong ginamit ko, mutya ng cauliflower, ano. Ngayon, titignan nyo, paano nyo masasabing magaganda ang mga mutya? Pakinis-kinis. Bakit yun sa akin? Tignan nyo naman ang mutya ng maniko. Magaspang na ba to? Pero kung titignan nyo mabuti yan, tignan nyo yung isang mani niya doon na namuo, ayun o, yung bunga niya. Ayan. O tignan nyo naman ito, paano nyo masasabing yung mga mutya magaganda? Ang gumawa ng magagandang katulad ng mga mutya, halos mga batong diablo po yan, at saka ng kalikasan talaga, gumawa ng kahambing nito para nga hindi makita ng normal na tao. Wag na po sanang ipilit natin yon, lalo na sa mga hunter na hindi po tagusan ng third eye, no? Wag po kayo magagalit. Ang totoo niyan kasi, talagang meron po tayong nakukuhang tunay na mutya, merong hindi. Kung kayo gusto nyo makatiyak na talagang yung mutya ninyo, halimbawa for example is mutya ng langka, talagang makukuha nyo mismo dun sa bunga, yun makakatiyak kayo. Pero kung wala na yun dun sa bunga mismo, yung buto ng langka, hindi na po kayo makakatiyak nyan, kasi ang totoo nyan, gumawa rin ng diablo, ng batong diablo na kahawig na mga mutya. Alam nga nila yung mga tao, kukuha nito. Gusto nga nila tayong guluhin. Gusto nilang mahawakan ng tao para magbagong isipan nila, magbago pong ugali, pag-ugali nila, manakit. Ang mga ano lang po nyan, mission is manakit eh. O, tignan nyo naman po, mani rin yan. Tignan nyo naman, parang yung pinupulot lang na bato. Ang tanong, kaya nga minsan, nakikipagtalo po sa akin, wag po kayong magagalit kayong mga kumukuha sa akin. Nakikipagtalo po sila, sinasabi kasi nila ganyan-ganyan. Eh sinasabi ko naman, wala po tayong magagawa dahil kapag normal na tao ka lang, kahit tutong mutya pong hawak ninyo sa maniwala at sa hindi kayo, hindi po ninyo alam na tunay na mutya yan dahil nga po hindi nyo kami katulad. Hindi na po kami normal na tao. May kakayahan po kaming makakita nyan at saka may kakayahan po kaming may nagsasabi kung ano pong tunay na mutya. Ano po? Huwag po sana natin ipilit yun. O tingnan yung mutya ko ng langka. O, mapapagkamalan yung binabato lang to. O, normal na ba to? Sasabihin ko na, sabi na nga ng gabay ng hair ko na kidlat. Kahit po kayo yan tingero, may third eye, anuman ang third eye ninyo, hindi nyo basa-basa makikita ito dahil nga normal na ba to? Kahit na ako, hindi ko talaga alam yan. Kahit ipapulot pa ng third eye ko yan, ang bisa ng lakas ng pangunawa ko, pandama, hindi ko pa rin po alam yan kung hindi sasabihin ng gabay na kidlat ko. Ano po? Ayan o, tingnan nyo naman. Ang gaganda ng mga langkang pinapakita ninyo, yung iba nasa online na lang, yung mga marble. Tapos, nagagawin po ng mga manluloko. Yung mga iba pong manluloko, kunwari, nilalangis lang isa na ganyan, mutya na lang ka, hindi po yun totoo.
May totoo po niyan, pero mas maraming manluloko sa totoo lang. Kinukuha lamang po nila sa online, lalo na yung mga itlog-itlog ng daplak na yan. O dito naman po tayo madako, paano nyo malalaman to kung hindi nyo nakakausap ng gabay ninyo? Tingnan nyo naman, kung iba sasabihin nila, mutya ng duhat, bakit ganon? Dapat itim, hindi, nagkakamali po kayo. Mutya ng duhat ko to, ito isang collection ko, hindi ko bibigay sa inyo to, hindi ko bibigay po sa mga gustong kumuha, pasensya na po, kahit magkano, hindi ko bibigay yan. Kung mapagmamasdan nyo po, ayan, may cross po siya, oh. May cross siya sa bandang itaas. Mutya po yan ng duhat, nakuha ko yan, pinaghirapan ko pa, nakayakap siya sa ugat ng duhat. Ayan po, yung sinasabi ko na to, ayan po yung mutya ng kabuti, mutya ng kabuti na sinaunang panahon, na panahon pa ng dinosaur, na pangano lamang po yan, pang koleksyon. Excuse po, parang minamala talaga ako. Ito naman ay cauliflower, mutya ng mani, at saka yung langka ko, dalawa lamang po ito. Ito po, nakuha na to. Itong flat na to, ito na lang hindi. O, titingnan nyo to, mutya ko po ng patatas, ayan o. Yan po yung mga mahal, yun po na yung mga may pangalan talaga. At saka sigurado po kayo dapat na hindi lang hawig. Kasi napapansin ko doon po sa iba, hindi ko naman po nila lahat. Kapag hindi na nila alam ang pangalan, kahit na ano ipapangalan po, kaya nagugulan yung mga bumibili. Kapag po nakita sa iba, ay nakita ko yan o yan, ganitong mutsayan. Kaya po, mali po tayo doon. Dapat wag po tayo magbibigay ng mga pangalan sa isang mutya kung hindi po natin alam yan. Para lang natin maibenta, papangalanan natin, hindi po tama yun. Sablay kayo doon, huwag nyo pong gagawin yun. Buhay po at saka kaligtasan ng mga taong pinag-usapan po dito. Huwag po tayong magbibigay niyan halaga, sa konting halaga lang eh, mapapahamak po mga tao. Ito, mga kapaniwala, mga kanakos, pagmasdan nyo to kung ano. Puso po yan ng manok, pero kung pagmamasdan nyo, imagine niyo po yan. Stay ko lang po siya, ayan po ang paa niya. Nakaupo po siya, nakakross ang dalawang kamay niya, yun, nakakross. Nakayuko po, ito yung ulo niya. Nakaupo po yan na isang nilalang, nakakross ang paa niya. Ayan po ang paa niya. Oh. Bali, hawak-hawak niya yung paa niya, bandang tuhod ito. Nakakross yung kamay niya, ito po. Ito yung ulo niya. Pero puso po yan ng manok. Napakagaling po, ano. Ngayon, ito, dito naman tayo. Lahat po yan pinangalanan, no? Magmula po rito, mutya ng duhat. E, paano kung hindi mo nakakausap ang gabay mo, kahit na hunter ka? Huwag sana magagalit, no, sa mga ibang hunter na hindi naman talaga tagusan ng third eye. Halimbawa yung nakita nyo yan, anong ipapangalan nyo? Eh ako talaga, sigurado ako, dahil lang yan makidlat ko nagsabi nito, pero hindi ko alam na mutyaya ng duhat. Yung kinuha ko talaga sa duhat, yun, makakasiguro tayo dahil kinuha ko sa duhat. Ito naman, nakuha ko sa palengke nung bumili ako ng buko sa mga tindahan ng mga gulay-gulay. Kaya doon, tingnan nyo, wala po sa lugar na maganda yan eh. Tingnan nyo, sementado sa palengke, pinapulot ng gabay ng yal ko sa akin ito. Dahil bili yan ng mga gulay, pinapulot sa akin, mutya ng, ano, sa palengke. Sa semento po mismo yan, mutya ng, ayan o, maliit na patatas. Doon po niya pinakuha yan. O, tingnan nyo to. O, magastang. Iba po kasing mineral, no? Sasabihin ko po, i-share ko lang, iba pong mineral na nakukuha po sa dagat. Kaya yung iba po naloloko talaga, yung pong ibang pulot ng pulot na nakikigaya, halimbawa itim, sasabihin nila kagad kidlat, ganito po kasi yan, ang mineral ng alat na binibigay ng alat ng dagat sa mga bato ay magaganda po. Dahil po, experience po ako sa ano eh, expert po ako sa pagbibreed ng isda, no po. Nagse-set up din po ako ng pang-aquarium na saltwater, no? Kaya alam na alam ko po. Yung mga nagbebenta po ako dati, nagbibreed ako ng mga isda na pang-aquarium. Ang saltwater po kasi, naibibigay ng alat na tubig. Tingnan nyo, hindi ba makukulay yung mga ano, mga kapaniwala, mga kanakos, yung isda, hindi ba? Kahit yung mga bato dyan, nakikita nyo, mga moonstones, si moonstones ang gaganda, may pula, may malinaw na sinasabi nilang mutya ng tubig, mutya ng ulan, mutya ng ano-ano na to, yung ano to, apoy. O, iba-iba na po. Kasi nga, tubig alat yan. Kapag dyan nyo nakuha talaga, limbawa itim, talagang makinis, maitim na maitim dahil nga po sa alat. Eto, tingnan nyo naman, no? Sa totoo lang, ito po isang uri ng starfish, pero hindi po sa atin to. Sa kabilang daigdig po ito, sa maniwalat sa hindi kayo, ayan, no? Nakangat pa ngayon dito niya, parang gumagapang siya. Hindi po dito yan sa atin, ano po? Nakita ko, ngayon, nasan yung mga linta ang pinapakita? Yung mga linta po sa ibang lugar, talagang makikinis po, depende. Pero hindi ibig sabihin humaba yung isang bato, ay linta na. Kaya nga po sabi ko sa inyo, di ba, gumawangin ang kalikasan, nakahambing ng mga mutya para malin lang ang mga tao. Hindi naman po kasi pwedeng ibigay po lahat sa tao yan, kaya nga ginawa kami mga antingero, mga manggagamot, mga antingero para po
kami po ang mag-guide sa inyo, magbigay pong protection, naunawaan niyo po 'yon. Tingnan niyo naman ang mo channel link ko. Normal na ba 'to? Oh, kung pong sino makakita nito at saka kung ibibigay ko sa iba 'to, maniniwala ba sila na mo channel link 'yan? Mutya po ng linta 'yan. Sinasabi ko nga sa inyo, sa 100% 30-20% hanggang 30% lang po, 30-20% lang ang magagandang mutya sa maniwalat sa hindi kayo, dahil pinapakita ko na sa inyo, ayan o, may nakita ba kayong magagandang kulay? Pero matitindi po yan, tunay na mutya yan. O, tingnan nyo yung mutya ko ng ano, linta, dalawa sila, ito yung isa, parang normal na ba to? O, mutya po na linta yan. O, dito naman po tayo madako, tingnan nyo naman o, tingnan nyo mutya ng dalandan ko, ayan, malalaman nyo lang siya sa guwit-guwit niya. Pero tingnan yung kulay niya. May nakita ba kayong maganda? Tapos sasabihin nyo magaganda yung mga mutya. Ayan ang tunay na mutya na mahirap makita, talaga na matag. Kapag kayo may nakakausap nyo yung mga gabay ninyo, kasi naman sa inyong mga hunter, mga antingero, eh swerte po kayo, lalo na yung mga tagusan. Ano po? Pero yung mga nagpapanggap na nakakausap ang gabay nila, alam nila yung mga mutya nila, eh, kasalanan nyo na po yun, problema nyo na yun, kung magpapanggap kayo, ganun lamang po yun, mahirapan ng mga tao. Ito po isang dalandan, yung isang hiwa na dalandan, ayan po siya, no? Ito po isang strawberry, tingnan nyo naman yung strawberry ko, kulay pula ba yan? Alam nga naman itago yung mutya, mga kapaniwala, mga kanakus, alam nga naman itago yung mutya kung anong kulay ng strawberry, kamukha pa rin yung strawberry, hindi, gagawin nga yung mutya, eh. Kaya nga tago, yun pinagbunutan nyo, oh. O kung makikita ninyo kulay bato, hindi po ganon, kaya ako na po nagpapatunay sa inyo, alam nyo naman po ang kanakos ninyo, tagapagligtas po ng mga nalolo ko, ano po, kaya nga po tayo gumawa ng vlog na to, dahil po mission natin yung magayag ng mga totoong impormasyon po, lalo na sa mga kidlat po, ano, mga mutya po. Ito naman po isang patak ng kandila po yan, crystallized na siya na naging bato, kung makikita nyo yun, ano, patak po yan ng kandila. Ay, madadako po muna tayo dito sa baba. Eh, yan po yung mga kawin na bato natin. Hindi pansin masyadong kawin na bato na yan eh. Ayan po, kung sa iba, pinanghalo nila. Okay, yon. May pangkabal po kasi mga yan. Halos naman yan, may pangkabal eh. Lahat po yan meron. Kaya yung iba tanong ng tanong eh. Minsan nakikipagtalo pa. Wala na alam, nakikipagtalo pa. Bakit pa kayo kukuha kung nakikipagtalo kayo sa kinukuha na ninyo, di ba? Natural, mas may alam kami kaysa sa inyo. Kaya nga ginaguide ko kayo. Sana naunawaan ninyo yun. Limbawa ka, kanina lang, kausap ko lang ka na lang, nakikipagmatigasan pa. O, ito naman yung ano, alam niyo yung ano, ayan o, yung pula-pula niya. Isang sampalok ito, hindi ba kapag bata ang sampalok manipis? Ayan siya. Mga collection ko yan. O, tingnan nyo, yung patulya-tulya ninyo. Di ba, makikinis yung mga tulyang pinapakita nila, yung mga shell-shell. Tingnan nyo, parang styro. Gawa sa volcanic rock yan, mga kapaniwala. O, ito naman inihintay ninyo na babanggitin ko rin na sabi ko nga sa isang vlog ko, yung mga mutya na saging na sinasabi nila iilan nila lang, hindi totoo yun. Mabibigla kayo sa mutya ng saging kung latondan. Ipapakita ko rin yan. Sa totoo niya, nauna po yung vlog na yun eh. Hindi pa na-upload, mas nauna pa ngayon ito. Ipapakita ko na sa inyo itong mutya ng latondan ko na kakaibang parang leklay. Alam po hindi pa kayo nakakita ng ganito, yung mga mutya ng mga saging-saging. Talaga pong kami, mga metatronist, ay iba po talagang gamit. Iba po talagang gamit namin kaysa sa iba. Kung pagmamasdan nyo po mga mutya na saging na nakikita ninyo, ipapakita ko to sa isang vlog kung saan ko po siya nakuha sa harap lang ng bahay namin. Tingnan nyo naman, hindi ba yung saging kapag kinain mo may mga butong maliliit? Ayun po, yung batik-batik na yun, tingnan nyo, para siyang alien. Oh, tingnan nyo naman po, yung dito niya parang laminated. Ang dulas-dulas. Hindi po gawang tao yan, pero parang pinagsisimsil. Oh. Tingnan nyo yung pit niya. Ayan o. Oh. O, sipin nyo, naging ganyan siya, parang laminated, pero hindi ito bako-bako. Ayan po, bako-bako talaga siya, oh. O, pero tumatayo yan, magtaka ka, ganyan siya, pero tumatayo po yan. Isipin ko bang ano yan, mutya ng saging yan, kung hindi sinabi sa akin ng gabay ng hangyari ko na kidlat, dahil kinuha po to sa ugat mismo ng saging sarap ng bahay namin. Ito po yung isang collection natin, ipapakita ko sa inyo. Ang isang bato na kulay puti, crystallized, pero tingnan nyo po, kahoy ang gitna niya. Naging bato, kahoy po na naging bato. Po. Ito naman, ipapakita ko sa inyo, yung ibang kakaibang mutya natin, manok.
Ulo po siya ng manok kung mapagmamasdan ninyo. Parang imported na manok. Pero kapag pinagbaligtad po natin yan, babaligtad rin po natin yan, ulo naman po siya ng kabayo. Parang sa chest, ano po? Tingnan nyo, nakita nyo. Nabanggit ko na rin sa inyo yung mga tinatamaan ng kidlat. Kapag magnetic siya, na hayop, ibig sabihin, produkto po siya ng kidlat. Itatalakayin po natin sa susunod yan. Ano po, nabanggit ko na yan. Sa susunod naman po yun. Pero ipapakita ko po sa inyo yung ibang bahagi ng kidlat na hayop na ginawa talaga ng kidlat na ano, ginawa po silang kidlat na bato. Ano po, ito yung sinabi ko sa inyo, pinag-iusapan ko na ilabas ang tunay na itsura mo. Yung pating ko po, kapag nakita nyo ito sa personal, ganyan lamang po siya, ayan o. Pating po siya talaga yan, yun po yung bibig niya. Pero dun sa FB account ko po, pinakita talaga niyang itsura niya, yung mata niya rito parang buhay. O, pating nakidlat ko po yan. Yan po yung mga collection ko po, ano. Ito po talagang maangas. Kung mapagmamasdan niya, pating kagad siya, yan po. Naka-curve siya, parang paliko siya. Kung mapagmamasdan niya, ayun o, yung mga ngipin niya. Ayan ang mata niya, ayan ang ilong niya. O, pating na pating po talaga yan. Ito rin yung pinakita ko dati sa bentahan, pero akala nila binibenta ko, hindi naman talaga. Buhay na buhay po ang mata niya yan, isa pong isda. Lahat po yan, itong tatlo na to, kidlat po yan, produkto ng kidlat. Tsaka ako po ipapakita sa susunod na vlog ko yon, yung pong mga tinatamaan ng kidlat na ginagawa po ng bahagi ng kidlat, na batong kidlat. Isda po yung buhay na buhay ang mata niya. Pero tignan nyo po rito, baligtaran siya. Dito rin isda siya, yun din ang mata niya. Kaya yan po yung mga collection talaga. Mahal po talaga yan. Hindi ko naman po binibenta yan. Hindi ko naman po pinamahagi doon sa kulang ang pera. Doon po sa nang collection. Ngayon, kung may pera po, kaya, di kunin po. Ito naman po isang ulo ng Arapaima. Yung po pang aquarium, lumalaking isda. Ulo po yan ng Arapaima. Ayun po yung mata niya. Ulo lamang po yan. Asang niya ito. Ito naman ang hindi ko ito pinamamagi, ang dami pong gustong bumili. Ang maganda natin may crystal dun sa likuran. Natural, kapag tinago bilang isang mutya, matatanggal na pong buntot niya. Isa pong pagi ito, stingray. Flat po yan sa, ano, ito po ang ganda niya bako-bako. Ayan pong harapan niya. Stingray po yan. Dito, madako naman po tayo dito sa mga ginawang hayop. Namutya, ito naman po yung gawa ng hindi po gawa ng, ito pong gawa ng produkto ng kidlat dahil magnetic po itong tatlo na to. Ito na po naman po inang kalikasan dito na lamang po sa babaeng kinopya po nila, pwedeng ahas po talaga na tunay, namatay, ginawa po nilang bato, ganun po yan, no? Para maunawaan ninyo, meron kasing kinopya lang ng kalikasan para gawing mutya, yung mga bantay po ng mga mutya natin dito sa Kapatagan, meron din pong tunay na talaga na hayop na ginawa po talagang mga bato. Halimbawa yan, ahas po yan. Ahas na yung mahaba. Yan po ulo niya. Yung mata niya yan. Tapos ito, cobra naman yan. Yan po, cobra yan. Pero ang tindi po niya yung sarap niya. Cobra po yan. Ito, akala nila nung pinus ko, ano, crystallized po. Ulo po yan ng cobra. Ay, cobra. Sawa. Ayan po nguso niya. Bibig niya yan po ang harapan niya. Siyempre, kapag ginawa po siyang bato, alam nga naman pulido siya. Kaya nga po dito, ganyan na siya. Lahat ng mutya, hindi naman gagayahin yung natural. Yung nung nabubuhay pa siya, alam nga naman gayahin, hindi nagtakang tao, bakit kamukhang kamukha. Hindi nabulabog po, meron pong natakot. Ano? Doon sa hindi nakakalam. Ulo po yan ng sawa. Ito rin po yung ulo ng sawa. Kung makikita niyo mga kaliskis niya, ayan po ang mata niya. Oh. Ayan po, matitinding mga mutya po yan kapag ganyan. Yung bisa po niyan, pero halos pare-pareho po, pero meron po siyang kakaibang bisa sa bipo ng gabay ng angel, ano po, nakidlat. Ayan naman po, mata niya, isa pong uri ng parang bayawak, reptile po yan, ayan po. Yung harapan niya, yung dito niya, sira. Siyempre, itatago siya parang basag, parang hindi makakilala ng tao, yan po yung mata niya, buhay na buhay, oh. Ikita niyo po, ayan o. Oh. Oh, ito talaga yung bayawak. Tingnan niyo, walang kakulay-kulay mga mutsa ko, pero matitindi. Tingnan niyo po mata niya, laki-laki, ayan o. Oh. Oh, yan pong harapan niya. Bayawak po yan. Ngayon, mapunta tayo dito. Ito naman po yung isang uri ng fox. As po yan. Ayan ang mata niya. Ayan o. Oh. Yung balayibo niya. Ayan yung dito sa ulo niya. Ayan po. Kung makikita ninyo yan o. Oh. Di po ba? Aso? Fox po yan. Oh. Kita nyo? Ngayon ito. Ito yung nakapost na sabi ko nga sa inyo. Kapag pinag-iusapan ko, lalo na po kasi sensitive sila sa picture eh. Hindi ba ba kapag camera, picture, minsan may napipicture na hindi nakikita natin, makikita mo sa picture. Dahil nga po sensitive, madalas nakukuha sila doon. Ayun po yung mata niya. Matindi po yung mutya ko na aso na yan na ulo.
Ayan po, ulo talaga ng aso yan. Nakapost po yan sa FB account ko. Tingnan nyo po doon. Kapag pinicturan ko, pinapalabas talaga nila ang tunay na anyo nila. Ito naman ang mutya ko na unggoy. Ginawang mutya. Ayan po yung mata niya. Yun, oh. Nakapost na rin po yan sa FB account ko. Ano po? Ayan, unggoy po talaga siya. Napapansin nyo. Yan po yung mga matitinding mutya ko. Marami pa po. Konti lang to dahil mainit dito. Magtatagal po tayo. Yan, oh. Hanggang po. Volcanic rock. Pero titignan nyo po, meron kasing ibon sa amin dito, yung denas na tinatawag, yung ano to, yung finches, local finches. Ayan siya, ayan ang mata niya, ayan ang tupa niya. Hindi nyo po nakikita, ayan o, pagmasdan nyo, ulo po yan ng ibon. Ito pa isang ulo ng ibon. O, kita nyo po ang tupa niya. Dito po tayo naman, madako sa section po ng mga, konti lang po papakita ko, ano, batong yan kanto, malalakas po yan. Sa susunod na vlog ko po, hintayin nyo lang, lahat po yan maunawaan nyo po. Kaya lang ngayon medyo mabilis dahil po pinagsama-sama ko, pero ibabahagi ko po ng konti-konti. Ang bahagi po ng ano, ang bahagi po ng mga batong encanto, hindi po yung kapag nakakuha kayo, eh mapapasunod nyo po sila, hindi ganun yon. Bilang paggalang po sa kanila, kapag may hawak ka kasi ng batong encanto, siyempre sa panangga po, larawan na to, sa swerte, lahat po meron na yan. Ibig sabihin, kapag may hawak kayo ng batong encanto naman ganito, kikilalanin po nila kayo bilang pagkilala nyo rin sa kanila. Diba, ingatan natin para maunawaan nyo po ano. Ingatan natin, kapag nakikita nilang isang bagay nila, hindi kayo natakot, iningatan nyo. Itinuring nyo silang, sinabi nyo sarili ninyo, may ibang nila lang na dapat igalang. Igagalang po tayo, pero isasabihin nyo, kapag may hawak tayo, matatakot sila. Hindi po ganon. Ibig po sabihin, kapag iningatan ninyo, ang isang nanggaling sa kanila, limbawa man, encanto, galing sa mundo ng mga encanto, ibig po sabihin, kikilalanin po nila tayo. Naunawaan nyo na po ba yon? Malinaw po, ano po? Ganun po yon, hindi yung paghawak natin, matatakot sila, mali-mali yung vlog ng mga manghula na yan eh. May vlog lang sila, maling impormasyon, kaya napapamak po karamihan. Di naman po sa lahat, ano po, pero marami pong manluloko, hindi nyo kami malilin lang na meta dyan. Tingnan nyo po, papakita ko sa inyo. Ito yung batong yan kanto na collection ko na hindi po pinamamahagi. Isang bato, pero apat po ang ulo nyan. Ayan po, ayan yung mata, diretso, ilong niya, bibig niya. Kung mapagmamasdan nyo naman po rito, dito sa ano na to, ito yung matindi. Ayun po yung third eye niya. Isa lang po mata niya. Ayan mga ngipin niya. Oh. Ayan po mga ngipin niya. Di po ba? Tapos kapag ginanaman natin dito, kakaibang nilalang na naman ang itsura niya. Ayun po. Tapos kapag ginanin mo rito, iba na naman pong nilalang. Apat pong nilalang. Ibig sabihin, yung lahat ng makakuha dito, ipinapakilala nilang kanilang anyo bilang pagkilala nyo po sa kanila. Ganun po yun, ano? Ito naman ang matindi rin. Titingnan nyo, parang batong ordinary lang, oh. Diba? Ito po yung nandun po sa Facebook account ko na naka-post na po, na may mata, may balbas, batong encanto po yun. Dito makikita nyo talaga yung pumbibig niya. Parang bungo, oh. Ayun, dalawang mata ng maliit na yon. Maliit na ulo, buong ulo po to. Batong encanto po yan. Ang ibig po sabihin ng mga batong encanto, para po silang ano, mutya ng punso, pinapakilala po nila sa tao ang itsura nila. Lahat po ng hindi matatakot, tatanggap sa kanila, pag-iingatan yung bagay na nanggaling sa kanila, ibig po sabihin, gagalang po nila tayo, poprotektahan. Ganun po kalakas ang batong encanto sa hindi nakakalam. O crystallized, batong encanto po yan. O makikita nyo, bibig, ilong, dalawang mata, nakikita nyo. Ayan o. Hindi po mga biro yung mga tangan po natin, wala pong peking tangan natin. Hindi po ganun. Ang Metatronis po, lahat po ng tangan nilang mga kidlat, lalo ng mga mutya, lahat po yan, tunay, matitindi po yan. Hindi po tayo nakikipagtaasan ng mga gamit, sinasabi ko na po yan ulit-ulit sa vlog ko. Ang inaano ko lamang po yung sa aming Metatronis, ano po. Ayan, batong encanto, nasa FB ko na rin to, nakapost. Kapag pinicture mo siya, makulay, papakitan tunay na kulay niya, yung mata niya, yung bibig niya, kahit dito, sa personal, akala mo, hindi ka mukha eh. Pero kapag pinakita yung itsura nila sa picture, mabibigla kayo. Tingnan nyo po, diba? Pero dito makikita ninyo parang yung mga kalaban ng mga parang Star Wars, ano po. O, ito naman po ang paa na nanggaling sa batong encanto. Paa po ng isang uri ng encanto to. Ito pong talagang gabay nito nung pinicturean ko, nakayakap din ang anak niya. Dito, ano po, nakayakap ang anak niya. Ayan, paa po siya, oh. O, tingnan nyo po, kakaiba. Ano po? Ito, ito po, ito naman, batong encanto rin to. Kung mapagmamasdan po ninyo,
walang kakulay-kulay, pero sa FB account ko, mapagmamasdan nyo po yan, makikita nyo yan, isang parang mabangis na hayop pa yan po, parang aso, yung mata nyo, mapapansin nyo po, ayan o, ayan pong ulo nya, o, nakikita nyo po. O, paano po mainit na dito mga kapaniwala, mga kanakos, ano, puputulin na po muna natin dito ang vlog natin, pinakita ko lamang po sa inyo yung ibang gamit natin. Kasi yung mga nagtatanong kasi, tanong na tanong, ano ba yung may pangalan, tsaka walang pangalan na mutya. Yan po, ngayon nalinawan na kayo. Sa ulitin po, ulitin natin yan, paulit-ulit hanggang ma-masteran nyo po. Hanggang kayo'y matutot hindi na magtatanong, ano po. O paano po, hanggang dito na lamang po. Sa ulitin po, God bless po sa inyong lahat. Mag-invite po tayo, no? Mag-subscribe po tayong lahat. Mag-invite kayo guys, mga kapaniwala, mga kanakos. Bye na po, mainit na po rito.